Hey guys, welcome back to my channel with Luis Ascension Vlog. So medyo nagpapahinga muna tayo sa ating jogging, walkathon actually. Hindi naman totally jogging all throughout. Nag-ano lang tayo, lakad, tapos konting takbo, tapos lakad ulit, tapos konting takbo. So ganun lang, ginagawa ko yan for 30 minutes to 1 hour bago para maging healthy ang ating lifestyle. So ano ba ang topic natin na kanina meron akong pinost na may kinalaman sa ako, ano ba magandang topic na sa lalo na sa mga baguhan, sa mga small YouTubers. So sinare ko nga doon yung laging mga topic na ginagawa ng eldest son ko. Natutuwa ako na ang ganda ng mga topic niya, and for my ito naman medyo sometimes minsan seryoso, minsan comedy ang mga pinopost ko, pero a majority is serious type. Then ano ba yung kailangan natin i-share ngayong araw na to? Naisip ko lang, may naipos ako noong nakaraan na lahat ng mga 10 nating kandidato sa pagka-presidente. So hindi ko na babanggit kung sino-sino sila. Check nyo lang yung post ko na ibibigay ko yung link below. And at saka makikita nyo rin naman kapag binalikan yung mga past videos ko. And as of now, it's April 14 and 26 days na lang election na dito sa Pilipinas. And I don't know, siguro majority of you ay meron na napiling kandidato po sa pagkapangulo ng Pilipinas. And sana mag-vote wisely tayo. Ako may sarili din ang anak, pero hindi ko kailangan sabihin dito kasi syempre hindi rin natin alam kung mananalo yung manok ko. Pero I'm hoping and praying na manalo syempre yung gusto kong kandidato. Pero kung sakasakali man hindi siya manalo, ay admit niya, tanggapin ko kasi na magiging pangulo talaga. And pero yung iba sa inyo baka hindi pa nakapag-decision, feel free na magbasa, manood, o kaya makinig sa radyo, tsaka man magbasa at manood ng mga update sa internet tungkol sa inyong kandidato, napipisil na kandidato, o magtanong-tanong sa mga kaibigan, mag-anak at kung sino-sino pa. Kasi in case wala kayo napipili, or kung meron kayo manok at yung kaibigan nyo o kamag-anak nyo iba yung pinipili, respect their decision. Huwag kayong makasiraan nyo pa yung pagkaibigan nyo o pagiging magkamag-anak nyo dahil lang sa magkaiba kayo ng pinipiling kandidato. Alalaan nyo, that is only a politics. Whoever wins, dapat mag-decide to be done. So kayo nang bahala doon, and vote wisely and have a great day. Stay safe always sa ating pag-araw-araw ng buhay. Lalaan nyo kasi naman ibubuti natin, sila ang tutulong sa atin para umangat ang Pilipinas. Maraming salamat po. Enjoy the rest of the day. God bless.